Good morning mga paps. Pagkagising ko pa lang, ang una ko agad ginagawa, dumidiretso agad ako sa mga tuta para sigasuhin. Para alam niya, so tara. So, daming kain. Daming kain ng cage sa umaga. So ngayon guys, expected date na darating yung pet transpo nila Sir Eman para daanan yung dalawang tuta kasi kukunin na ngayon yun eh. So ito, i-prepare ko lang agad yung pagkain ng mga tuta. Shout out kay Daryl Gamyaw, yung nag-sponsor sa atin itong dog food. Yung pinapakain ko sa mga aso. Special dog. Kasi special din yung mga aso kaya special dog. Tapos, lalagyan ko ng hot water. Yan, hot water. Actually, mga paps, may ngipin naman na yung mga tuta eh. Kaso lang, syempre, gusto ko malambot yung kinakain nila kasi kapag nagkumain yung mga yan, nag-aagawan, tulakan, nung mga first time ko pa lang silang pinapakain, may mga nagsusuka kasi eh, kapag nagmamadali silang kumain. Kaya, gusto ko, syempre, yung comfort ng mga tuta, malambot yung kinakain nila. Ngayon, kung sino yung makakakuha sa kanila, depende na lang sa approach nila yan kung gusto nilang i-dry feeding or gusto nilang medyo matigas. Kaya basta ako, ito yung ginagawa ko, pinapalambot ko muna sila ng konti bago ko ibigay sa mga aso. Anyways, habang hinihintay natin to, siguro babad ko lang to ng mga ilang minutes. Lilinisin ko muna yung mga poop ng mga tuta tapos papainamin ko ng vitamins. Ito lang yung ginagamit natin mga paps for sa blue. Yan. Mga 1 ml lang or 1.5 each puppy. Every morning, once a day. Okay, inom na. Last, sipit. Dito. Ganun. Igulo si Chelsea. Okay na itong mga vitamins ng mga to. Linisin ko lang yung poop nila. Guys, honest review ko sa Bullseye Dog Food. Hindi mabaho yung poop niya. I mean, syempre, may amoy ng konti. Pero unlike dun sa mga dati kong ginamit na dog food, no, may poop. Umagang-umaga, syempre, no. Pero hindi ganun kabaho, ah. Honestly, yun yung unang nakita akong epekto ng Bullseye Dog Food sa mga aso. Inom ng vitamins. Ayun, may poop. Ayun. Ayun. Tsaka mas tumigas yung poop niya compared dati ah. Okay, feeding time. Oh, ayan, malakas kumain. Okay mga paps, that's it for this morning. Hintayin na lang natin maya-maya yung pet transpo nila Sir Eman kasi dadaanan nila ngayon yung tuta papunta na dun sa Manila. Siguro mga after lunch yung darating. So, see you later mamaya. Alright mga paps, on the way na ngayon yung pet porter para kunin yung dalawang tuta na ipapadala sa Manila tsaka sa Bataan. Yun si Lala at si Pete. Asa na ba yun? Eto si Lala. Ayan. Laki na oh. Kaka 2 months lang na to. Ayan guys si Lala. Hello. Ayan. Eto naman si Pete. Pete. Ayan. Siguro mga 4 kilos to. Or 5. Ayan guys. Ayan sila. Si Pete. Ayan. Tinaipit eh. Tama ba? Si Pete ka ba? Baka iba yung nabigay ko ah. Oh, si Pete nga. So guys, syempre, expected ko naman na talagang mawawala sa akin itong mga puppy. Pero, syempre, kahit paano na-attach din ako sa mga to. Kasi, pagising ko pa lang sa umaga, sila na agad yung nasa isip ko. Hindi, joke lang. Syempre, yung girlfriend ko. So, pagising ko pa lang, ayun, sila na yung natupag ko, pakain agad ako, painom ng vitamins, linis ng mga poop. Syempre, inaalagaan ko talaga sila ng abot ng makakaya ko.
Kaya ngayong pag-alis nila, syempre mamimiss ko rin tong mga papi na to. Ayun, tumatawag na yung pet porter. Hello, sir. Andito na kami, boss. Andiyan na kayo sa labas, sir? Cyber station. Ah, yung katabing bahay, sir, yung katabing bahay. Okay, thank you, sir. Sige po. Okay, sir. Ayun, ayos, dito na si sir. Tara. Okay, meron isang lang. Doon ka lang, stay. Sir, dito lang, sir. Dalawa. Ay, sir, musta? Pet porter, di ba? Uh-huh. Ikaw yung ano ni Sir Eman. Yes. Anong pangalan mo, sir? Paul po. Paul. Sir Paul, parang iba yung nagdala ng aso ko dati. Yung katindi yung, namin. Yung adventure yun eh. Dalawa-dalawang aso. Dito ko na lang sa ripadala, no? Sa harapan. Okay, okay, sa kabila. Itong crate na to, guys, nakita ko, talagang ano yan, sanitized. Diba, sir? Nililinis nila to bago pagkatapos mag-deliver. Nililinis nila. Nakakaruwat na. Bagong karuwat lang. Okay. Inside, inside. Okay, pumasok. Ayan. Yeah. Ito sir, ano, health card lang yan ha. Wala siyang papers na PCI. Health card lang. So kahit alin yan sa dalawa, ano, pwede ko lang isa. Dala lang. Huh? Oh, ito sir, baba ito. Yan, baba ito ha. Ito yung sa Bataan, sa San Fernando Victory Liner. Tapos ito naman sa May Manila, SM San Lazaro. Ah, oh, SM San Lazaro. Itong lalaki. Tapos sir, ito, ang huling kain na to, kaninang 8 a.m. Pinainom ko lang tubig hanggang ngayon, safe naman to. Ready for biyahe na to. Okay. Ay sir, pwede mo pakita yung mga aso nyo, nadala? Yung... Kunti na lang ba? Pabalik ko diba ng Manila? Pabalik na to. Ano ang dala nyo sir? Ito ay Golden Retriever. Tapos, Husky. Ay, matapang. Kasi ito. Relax ka lang, tingin. Relax, relax. Ay, ganda nito. Laki ng ulo. American Bully, hello. Aircon to, guys. Solid, solid yung ano nila, aircon, naka-aircon sila. Ayos. Walang patayin ng aircon. Sir, sa baba ko muna ipatong sa taas, sir, no? Para hindi siya mahilo masyado. Okay. Yan, bye-bye, Lala and Pete. Red Cage, Manila, SM San Lazaro. Ito sa Victory Liner, San Fernando, Pampanga. Tapos sir, yung mga number nila, ibigay ko na lang sa inyo, forward ko. Apa. Oo. Shoutout nga pala kay Sir Eman, no? Dito sa ano. Siya kasi yung nagdala ng German Shepherd ko from Baguio. Kaya tiwala ako dito sa ano, sa kanila. Kaysa naman, itry nyo pa sa iba. I mean, sa ganito kasi, alam nila i-handle yung kung paano yung pakain ng mga aso, kung paano yung tamang handling. Siyempre, may buhay ang aso. Hindi mo naman pwedeng basta-basta baliwalain yan. Ano pala sarang biyahe nyo? From North. Pinakamataas nyo sa North. Simula kayo sa North, pababa, Baguio, Manila, Batangas. Manila, Batangas, Adoro, Iloilo, Bacolod. Bacolod, Cebu. Cebu. Tapos, pagdating na Cebu, ikot naman papalik. Ganun din ang rota, sir. Ganun din ang rota. May drop din kayo. Basta sir, yung mga price naman ng mga shipping natin, si Sir Eman na yung bahala dyan. Kontakin nyo lang Sir Eman, Pet Porter. Sila yung may team, iba-ibang team kasi, di ba? Mm-hmm. O yung last time, yung adventure yung nagdala dun sa ano ko eh. Ano naman yung mga yan, magkakapapit na naman yung mga yan. Yun. At least safe yung aso nyo. Then, alam nyo na yung mga ruta, kung magpapadala kayo ng aso, eto na, Pet Porter. Tiwala tayo dyan. Sige sir, forward ko na lang yung number nun, tapos kayo na lang mag-contact. Update na lang ako sa chat, sa group chat. Okay sir, thank you sir. Ingat sir, ingat. Okay, ayos. May mga kanag-upan nila. Ay, oo nga pala. Wait lang, kunin ko sa loob. So, wait lang. Kami ko nang makalimutan, kaka-vlog ko eh. Ano yun? 3-5 yung bulan ko. Kasi ko nang makalimutan yung bayad eh. So, ayun mga paps. Nakuha na yung dalawang tuta. At yung isa na lang yung naiwan. Dahil sa kumpare ko yon kay Dalaman. Alagaan ko muna yon siguro after a week bago ko ibigay sa kanya. Wala na yung dalawa. Siyempre, kahit papano talaga, promise. Kahit paano, siyempre, mamimiss ko yung mga tuta kasi bawat tuta, may kanya-kanyang personality yan, may kanya-kanyang ugali yan. Alam mo yung ako yung nag-alaga sa kanila simula paglabas pa lang nila. Araw-araw, pagising ko pa lang, sila agad yung pinupuntahan ko para alagaan. Pero at least yun, napaganda ko sila, napalaki ko sila ng ayos, at sana maging happy yung mga makakakuha sa kanila. Yun lang. So, abangan nyo ulit yung mga iba kong vlog. At siyempre, magbibreed pa rin tayo ng aso. Target kong i-breed si Chelsea, tsaka si Athena.
And syempre, kasama kayo sa mga adventures ko dito, sa mga dogs at sa mga journey ko. Oh, hanggang dito na lang. Ay, wait lang, shout out pala muna, mabilisan. Shout out kay Cesar Ryan Huen, Ossie Family from Cagayan de Oro City, Althea Taylor, Julius Jello Raagas from Amlan Negros Oriental, Cooley Wooly Kennel, yan, malupit yung kennel na yan, mga breeder ng husky. Dale Adan, shout out kay JFM Desu at sa kanyang Belgian Tervuren Zoe, Kram Anulagam, Helen Ledesma BM Maxi from Bacolod City, John Michael Bausa, Ian Valido, Joshua Gaming YT at kay Kenzie Palmes. Okay, hanggang dito na lang. Ingat kayo lagi. Top Sneaks out.